Oh, tayo ngayon ay magagawa ng juice. Juice ng miracle fruit. So, dito tayo ngayon, dito tayo sa tanim ng aking kaibigang guwapo, si kaibigang Renante Rosales. Nakamas ito kasi COVID-19. COVID-19 ngayon. So, kung quarantine. Mayroon din para mas. Patas tayo. Oh, mayroon din mas. To observe social masking, magmamask din ako. Yan. Yan ang ating kaibigan. Blue po color. So, mura magbrabre ha? Kukuha tayo ng bunga ng miracle fruit. So, ang lalaki nito, yung isa, mga 10 kilos yata ito. Ihanda. Ihanda ang kwan, timbangan kay timbangon. Okay, ito na. Ito na si kaibigang Renante, ang bigat sa kanya. Sige. Otso, naku. Otso kilos. So, medyo malaki yan. Yung sa akin kaya. Yung sa akin, parang otso rin yan. Size ito, parang size. City. Ah, city. Oh, hindi ako nakatagna. So, 7 kilos yung sa akin. Yung isa, 8 kilos. So, siguro kukuha ito ng 7 litro. So, ang susunod natin gagawin ay ating tatanggalin ang laman. Dito na. Anong gagamitin natin? Chinso o kutsilyo? Kutsilyo. Pwede din lagari. Sige magkatawag atong mga audience. Matigas talaga. Matigas talaga. Sing tigas ng buo ng nakinig dyan. Ano? So, ito ang kanyang laman, no? Oh, yung laman niya parang puro unod. Yung ang laman niya ay parang ano? Watermelon. Oh. Manamis-namis. Basta yan ang laman niya. Yung sa akin naman, subukan natin. Susubukan nating bubuksan. Asa ko tong kukuskus niyo? Kada to ko stainless ba ng anay? Kuan. Kuan man. Stainless ko. So ito ang kanyang laman, puti rin. At saka ma-juicy, no? Parang may maraming katas talaga. So ang susunod natin gagawin ay tatanggalin natin ang laman at saka ating patuloyin. Ating patuloyin ang kaniyang katas. So, anong gagawin? Anong gagamitin natin? Ang kayon. Tools. Yung stainless na kutsara. Okay. Sige. Oh, mayroon na palang laman ito. Kanina. Dugangan nila ito. Mayroon na silang ginagawa kanina. So, tingnan natin sa ilalim. Tingnan natin sa ilalim. Baka mayroon ng lumalabas na katas. Ay! Mayroon na! So, mayroon na. So, yung katas ay ano na natin. Pakuloyin na lang. Pakuloyin natin ng medyo katagal-tagal ng konti hanggang ang kaniyang lasa ay matamis na.
So okay na, hindi ito dinagdagan ng tubig. So natural itong katas niya. Dahan-dahan lang lumabas dito sa kanyang laman. So ganyan ang gagawin natin. So ganyan lang kasimple ang paggawa ng katas ng Miracle Fruit. So ang Miracle Fruit ay parang mahimala pala ito, no? Naka gagamot pala ito ng mga karamdaman. Yung karamdaman na hindi natin maintindihan, yun ngang mahina ang yung katawan. Pag nakainom ka ng katas ng Miracle Fruit, ay talagang sumigla ka talaga, no? Yung medyo matanda na ay dahan-dahang nagiging bata ang mukha. So siguro pang preserve ito ng beauty. So ito talaga ang Miracle Fruit. Okay, ikaw nang bahala ito. So ako na lang magsasalita. Okay. Ako nang bahala magkayod. So ang Miracle Fruit ay doon sa lugar na pinagmula nating seedling materials ay talagang ginagawa na nila itong pangninegosyo. No? Local business. Oh. Pangki business. Oh, local business nila sa may-ari. Binibenta nila yung katas, pinaprocess nila. No, wala talagang natural preservative dito. Yung katas niya, pag napakulo na natin at saka nasa na tamang lasa, ay refrigerate na lang natin. Ilagay natin sa refrigerator. At saka kung hanggang gusto mong dahan-dahan mong inumin, so pwedeng-pwede diyan naka-freeze na lang. Kasi ma-punish din ito pag hindi nimo i-freeze. So ganyan lang. So sa lahat ng mga kaibigan natin na gustong tumikim sa katas ng Miracle Fruit, pwedeng-pwede silang mag-order sa atin, no? Presko-presko nating gagawin ito. Pwede din so, bumili ng bunga. Oh, pwede din sila bumili na ng presko na bunga. Sila na magtutup. Sila nang gumagawa sa kanila. So, mura lang pag bunga, pero pag pinaprocess na, medyo may kamahalan ng konti. Kamahalan? No, may pagkamura ng konti. So, ilan ba ang bigay niyo sa isang litro? 500 lang. 500 pesos ang isang litro. Uy! 150 pala. Hindi pala. 150 pesos ang isang litro. So, medyo So, siguro medyo tamang-tama kasi yung ginagawa nila ay hindi pa ito aabot ng isang litro. So, yan. Tumatagdo na ang kuan, katas. No? Tumutulo na. Tumutulo. Tumutulo na ang katas. Yan. Hihintayin pa natin ito na maubos ang katas na ating kinakamo. Kinakamo? Kinakayod. Kinakayod. So, hintayin natin ito. Wala itong hand-to-hand intervention. No? Hindi natin ito kinakamay. Yan lang. So, natural ang processing natin. So, pwede na kayong mag-ano sa atin, mag-order. At saka, pwede kayong bumili ng fresh na bunga ng Miracle Fruit. Pwede kayong mag-order sa amin ng planting materials. Gagawa kami ng planting materials para sa inyo. Para mayroon din kayong ornamental na tanim at saka pwedeng pagmumula ng kakaunting negosyo. So ito, nabutas na. Hindi pa naubos ang yung nahulog. Hindi na natin ito. Kasi baka mayroon ng COVID dyan. Okay. So ganyan lang kasimple ang kuan. Proseso sa Miracle Fruit, ang hindi simple yung pagtatanim. Kasi may katagalan itong pagtatanim, pero maganda ito pag mayroon na tayo. Siguro sa susunod, no, pagkatapos nito ay papakuloyin pa natin.
papakita natin sa inyo kung ano na mangyari pag ulo na. At saka yung lasa niya, sasabihin na lang namin sa inyo na masarap talaga ang lasa niya. Daghan ol? Sige na to, sayang. Madagal naman dahil. Tamin. Ito na, oh, ready for cooking na ito. Taka na lang ito ka eh. Oh, pagaloy nang... Oh, maitim talaga. Hindi rin dati. Parang grapes. Para itong grapes. Yes, sa una po na iyang lunok. Mayroon pala itong residue. Pag isali na natin ito sa bottle para store keeping or refrigerating, ating i-strain ito kanyang residue. Para talagang pure na ang maiwan. Pure juice na talaga. So, hintayan pa natin medyo modify na siya at saka yung tunay na lasa ay yung tamang tamis, hintayin natin kasi kukunti talaga itong kanyang katas. At saka pag mo-reduce ang kanyang katas ay lalabas na ang tamang tamis. So ititigil lang natin ang pagpakulo hanggang marating na natin ang tamang tamis. So ganyan lang. Isang container at saka i-strain natin para yung residue ay maiwan sa strainer. Ay. So konti lang ang residue. Mayroong konting residue na iwan. So talagang refine na talaga ito. So hintayin lang na natin itong lumamig. At saka testingan natin. Testingan natin kung tama na ba ang kaniyang tamis. Sarap. Mmm. Ay say uli, ay say uli. Okay. Tamis na talaga. Okay na, okay na. Okay na, tamang-tama ang tamis niya. Parang grapes. Parang grapes, no? Ang kanyang lasa parang grapes. So siguro uubusin na lang natin ito pag lumamig na. Okay mga kaibigan, ito na ang finished product. So tikman natin na medyo may mainit-init pa ng konti. So masarap ito pag mainit-init na mainit-init ng konti, malinamnam. So tikman natin kung gaano kasarap. Masarap talaga. Parang cook na pinainit natin. Pero parang grapes din na pinainit. So ganyan ito kasarap. Lalo so, na pag malamig. Lalo na pag malamig ito, masarap din. So pag i-preserve natin ito, bukas natin konsumuhin, ay palalamig natin sa refrigerator. So ngayon, bago pa lang tayong nagsalin dito, so titikman natin ang kanyang tamis. So matamis talaga. So para sa aking mga kaibigan sa aking channel, mag-subscribe na kayo at mag-order na kayo. At kung hindi kayo mag-order, mag-order kayo sa amin ng planting material or bunga. Padadalhan kayo namin ng planting materials para kayo na magtanim at saka kayo na mag-process. Pero pwede rin na bumili kayo sa amin ng presko na bunga. So ang presyo natin ay mura lang, 50 pesos per kilo. So pag ito ng juice, magkano ito?
Oh, yung isang litro 150 pesos lang. So sana po nakapagbigay kami na sa inyo ng konting kalaman at saka yung miracle fruit natin ay talagang nakagagamot ito ng mga karamdaman. So marami na sa amin ditong pumunta at saka bumibili ng kanyang bunga. Okay, maraming salamat po.